day ago, nag-live streaming po itong si Trixie Cruz Angeles. Hindi ko na po ito pinanonood simula nung ito po ay naging critical sa ating kasalukuyang gobyerno. Pero may nagparating po kasi sa akin about her statement responding to a question of one of her viewer. Kaya naman, viewers, kaya naman, re-reaksyonan po natin ang punto na yon. Si Attorney Trixie Cruz Angeles, sinuportahan po natin ito to the extent na ito nga po ay pinagtanggol natin sa lahat ng pagkakataon during the time that she was then the Secretary of Communications sa kasalukuyang gobyerno. Pero natapos na po ang pagsuporta natin dyan dahil wala na po siya sa kasalukuyang gobyerno. At ano po ba ang issue? Ay ito pong pulboronic video. Kasi ito pong pulboronic video na kasilungalingang pinapakalat ni Maharlika at ng iba pang mga DDshit vlogger ay patuloy po nilang pinaninindigan na makatotohanan to the extent na sinasabi po nila na ito po ay ilalabas na soon as possible time pero hanggang ngayon hindi po nila inilalabas. Kaya naman ang naging pahayag po dito nitong si Rodrigo Duterte ay hindi yan totoo. At yan po ay kung matalagang meron, matagal nang lumabas. In particular, panoorin po ninyong muli ang pahayag nitong si Rodrigo Duterte. Sir, ayoko patulan to pero narinig ko kanina si Attorney Harry Roque talagang nagsalita at nagtanong din. Vlogger Maharlika in social media, is masyadong sikat ngayon yung sinabi niya, may video daw siya na si BBM nag-aano ng pulboron, yung isyong pulboron. And ang nagbibigay daw si Justice Secretary at ang bumibili ay si First Lady. Pero this becomes an issue ngayon. At kanina nagtanong si Harry Roque, narinig ko, what if ito ay totoong may video, what would happen to the country kung mapatunay? Even yun, narinig din kita before, may sinabi ka regarding a leader na nagkukokane. I just don't know who it is. But right now, may lumalabas po na ganyan. Wala yan. Yan, video. Well, I can say that every... Hindi lang leader. Lakang leader dito. Maraming mayor dito nagkukokane. There's no such thing. Kasi kung nandyan pa yan, matagal na lumabas yan. Nadinig po ninyo mga tol, kung nandyan yan, matagal nang lumabas yan. Hindi totoo yan, sabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Booking na booking ngayon itong mga DDshit, kaya pilit nilang pinapangatwiranan na meron talagang pulboronic video. Pero common sense will tell us na kung meron, sa galit ng mga DDshits na ito kay Pangulong Bongbong Marcos, tama si Rodrigo Duterte, ilalabas nila yan. Ngayon, sa pahayag ng mga DDshits na ito, inaamin lang nila na sila po ay napakasinungaling. At sa sobrang kasinungalingan nila, pinalalabas nila ngayon na sinungaling yung pinopoon nila na si Rodrigo Duterte or igagaslight sa pamamagitan ng hopefully maayos na paliwanag. Pero I do not know kung maayos ang paliwanag nitong si Attorney Trixie Cruz Angeles. This is a pure gaslighting sa part nitong si Trixie Cruz Angeles sa harapan ng kanyang mga manonood. Kasi bakit mga tol, tinanong siya ng isang viewer niya ng mga katagang ito. Ito sabi ni BCPMTV, huwag niyo na i-rehash ang mga binasag na narrative ni FPRD. Balikan niyo pa si Digong na nagsabi. So ano nga yung sinungaling si... Hindi... Yan. Antimano, pinagtanggol niya kagad. Ano ang pinagtatanggol niya dito? Yung existence ng pulboronic video. Kasi pwede niya namang sabihin, oo, tama si Rodrigo Duterte. Pero hindi ganon. Pinangatwiranan niya na yung issue nila Maharlika ay maaaring totoo o hindi. Ang gusto nitong si Attorney Trixie Cruz Angeles ay believe sa kanyang programa, palabasin sa mga manonood na merong ganitong issue at dapat malaman ng tao kung totoo ba ito o hindi. Pero alam naman natin na yan ay hindi totoo. Kaya nga, kung babalikan lang natin every now and then yung pahayag nitong si Rodrigo Duterte, kung saan siya nga mismo ang nagpasimula nito. Kung hindi dahil sa pahayag nitong si Rodrigo Duterte,
during the time na nangangandidato pa lamang itong si Pangulong Bongbong Marcos, na siya ay may bagahe, addict at kung ano-ano pa, walang ganitong issue eh. Walang paghuhugutan ng mga DD shit vlogger. Pero yung mismong pinanggalingan ng kismis na yan, sinasabi na sa harapan ng publiko na hindi totoo yan. Okay, tuloy natin ang paliwanag dito nitong si Attorney Trixie Cruz Angeles kung paano niya i-gaslight sa harapan ng kanyang mga manonood ang pagtatakip sa sinabi nito pong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hey, you didn't listen, ano? Ulitin natin yung pahayag nitong si Rodrigo Duterte kung hindi nga ba nakinig yung kanyang mga manonood. Yung video. Well, I can say that every... hindi lang leader, leader dito, maraming mayor dito nagpo-cocaine. There's no such thing. Kasi kung nandyan pa yan, matagal ang lumabas yan. There's no such thing. Kung nandyan yan, matagal nang lumabas yan. Ngayon, ang punto nitong si Attorney Trixie Cruz Angeles para bigyan ng katwiran ang mga taong katulad ni Maharlika na noon ay siya ay tinira at ipinagtanggol pa natin itong si Trixie Cruz Angeles kay Maharlika sa aking pagkakatanda. Grabe, kung tawagin ka Trixie Cruz Angeles, Surayda ka raw eh. Malaki bunga nga, sabi ni Maharlika, ang pangit mo daw. Pero ngayon, magkakampi kayo. Ipinagtanggol ka namin doon. Oh, ngayon, ang sabi mo dito, conjecture. Ang sinabi ni Pangulong Bongbong, ni Pangulong dating Pangulong Rodrigo Duterte, tuloy po natin ang pakikinig. Okay. The president did not say with absolute certainty that a video exists or not. He also made a conjecture. Yan. Hindi daw sinabi with absolute certainty kung merong video o wala. Sinabi lang daw ni Rodrigo Duterte na conjecture lang yon. Ano ba ang ibig ipahiwatig nitong si Attorney Trixie Cruz Angeles? Eh magkaroon pa rin ng imahinasyon sa ating sa kanyang mga manonood. Kasi alam ninyo mga tol, for that question to be answered, hindi naman kinakailangan ng absolute certainty. The initial response is very important. And the initial response ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte eh hindi totoo yung video. Kasi although sinasabi niya na yan ay kung matagal na dapat nilabas na yan, maaari nang patunay yon dahil siya mismo kasi ang pinanggalingan ng issue na ito. Ngayon ang gustong sabihin nitong si Attorney Trixie Cruz Angeles, nag-iingat lang itong si Rodrigo Duterte. Kaya nagtitheorize daw si Rodrigo Duterte na kung merong video, eh dapat matagal nang lumabas. Tuloy natin ang pakikinig dito kay Cruz Angeles. Kasi yung sinasabi niya, wala yan. Kasi kung totoo yan, dapat nilabas na yan. So, what he says is that, one, he doesn't know, and two, he's guessing as to why it's not coming out. Yan, ang gaslighting. Ang sinasabi daw ni Rodrigo Duterte, hindi niya daw alam. At pangalawa, he is theorizing. That is a pure gaslighting, mga tol. Apparent naman yung gustong sabihin ni Rodrigo Duterte. Hindi na kailangan dito ng explanation para sabihin na siya ay nagsasabi ng totoo o hindi doon. Sapat na yung sinabi ni Rodrigo Duterte na yan ay walang ganyang video. Kasi kung may ganyang video, matagal nang lumabas yun. Yun, evidence na yun mismo sa paniniwala ng tao na walang video. Kaya ano pa ang pinagpupuputak nitong mga DD shit? Paliliwanagan pa nila sa kanilang mga manonood na still merong video kasi hindi naman tiyak yung sinabi ni Rodrigo Duterte. E kung ang pagbabasihan natin, yung mga ganyang uri lamang ng pahayag na kailangan ng absolute certainty, lahat ng mga pahayag ni Rodrigo Duterte sa nakalipas na panahon, hindi na dapat natin paniwalaan. Kasi walang absolute certainty. Katulad ng pagpapalabas ng narcolist, nagpahayag si Rodrigo Duterte ng mga pangalan sa narcolist. Walang absolute certainty yon kasi hindi yon coupled with evidence. Kung may evidence yon, in fact, dapat kasampahan na ng kaso yung mga taong binanggit niya doon sa narcolist. Yung mga pagpapahayag niya ng iba pang mga bagay-bagay sa mga nakalipas na buwan at taon, di ibig sabihin, hindi rin dapat natin paniwalaan yon kasi nagtitheorize lang itong si Rodrigo Duterte. Ganun ba yon?
Attorney Cruz Angeles. Tuloy natin ang pakikinig sa kanya. Because how can he say with absolute certainty, eh hindi naman niya alam if the video even exists or not. Diba? That's amorphous. Nobody knows yet. Or at least the general public. Oh, ngayon. Only those who have... Ngayon, kung sinasabi mo na hindi alam nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na meron talagang video o wala, bakit yung mga vlogger ninyo, mga kasamahan ninyong vlogger, tiyak na tiyak sila na merong video, samantala hindi pa nila mismo nakikita ito? Si Maharlika, si Macanas, at iba pa. Si Macanas, ilang beses niyang ginamit ang issue na yan. Pinaka-latest of which, dinamay niya ang National Intelligence Coordinating Agency for having a former employee of that agency na nakapanood na daw ng pulboronic video at ito ay ilalabas na sa mga susunod na araw. Tiyak na tiyak sila na merong pulboron video. E samantala hindi nila napapanood. Di ibig sabihin, nagtitheorize lang din itong mga sinungaling na si Maharlika at saka si Macanas. Pero ano ang nagiging impresyon sa harapan ng publiko? Totoo. Yun ang masakit na katotohanan dito, Trixie Cruz Angeles. Isa kang abugada. Dapat, kung ano yung sinasabi mo nakabase doon sa katotohanan, hindi dahil lamang sa bias mo. Alam namin na galit ka sa kasalukuyang gobyerno. Kaya ngayon, yung kasiraan ng kasalukuyang gobyerno, kung meron man, pilit ninyong pinapalaki at pinapakalat sa harapan ng publiko. Yun ang mahirap eh. Dapat kung magsasalita ka ng mga bagay-bagay, panindigan mo at ginamit mo ang salitang absolute certainty. Sabi mo, hindi pinahayag nitong si Rodrigo Duterte ang pagtanggi na yan ng mayroong absolute certainty. Paano mo ba i-establish bilang isang abogado ang absolute certainty? Simple lang, through evidence. Kinakailangan ba during the time na tinanong si itong si Rodrigo Duterte ng isang reporter mula dyan sa Davao City na kailangan ma-ebidensya ako para paniwalaan ako ng tao? Hindi naman, di ba? Kasi the mere fact na nagsasalita itong si Rodrigo Duterte para sa mga follower niya, totoo agad ito. Ngayon, dahil hindi papabor sa inyong mga naratibo, sasabihin ninyo, nagtitheorize itong si Rodrigo Duterte. He is just resulting to a conjecture or an opinion or a statement based on incomplete information. Nak ng teteng na yan, tuloy tayo rito mga tol. Have copies or a copy of that video if it exists. So, no, you cannot make that conclusion, binasag na narrative. Did you listen to his words? This guy is a lawyer, so he had to be very careful with what he was saying. Oh, yan na nga ang sinasabi. Di ba? He is a lawyer. And in fact, sa pagkakaalam ko, pagka-abogado, bawal magsinungaling. Totoo ba yung Attorney Trixie Cruz Angeles? Ang isang abogado, hindi dapat nagsisinungaling? Kasi nakalagay yata iyan sa inyong code of ethics eh. Na dapat kayong mga abogado, pawang katotohanan lamang ang inyong sinasabi sa lahat ng pagkakataon. Ang pagsisinungaling ay maaaring maging ground for ano, revocation of your license, for disbarment. I do not know ha, hindi kasi ako abogado. Pero sa aking maikling maliit na pangunawa, eh dapat ang mga abogado hindi nagsisinungaling. At si Rodrigo Duterte, sabi nyo, hindi sinungaling. O di ibig sabihin, hindi siya nagsisinungaling sa bagay na ito. Ngayon, kung pilit ninyong patupalalawakin ang inyong mga paniniwala, pilit nyong ipakakalat na merong pulboronic video, isa lamang ang konklusyon ngayon sa harapan ng publiko. Sinungaling si Rodrigo Duterte. O kaya tama yung observation nitong si TPL3 eh. Ano? Nabasa ko lang sa kanyang post. O tingnan natin. May post si TPL3. Puntahan natin yung post niya yesterday. Tingnan natin ha. O ito ha. O sabi niya rito, sige simplihan pa natin. Ang pinapalakad ngayong naratibo ng mga DDSheets na ginugood time lang pala ni FPRRD si PBBM nung sinabi ni FPRRD na komportable siya sa hindi yan. Walang kaugnayan dun sa topic natin. Dito tayo. Ito. Okay, ganito. So, kung nag-i-insist ngayon ang mga DDSheets na hindi truthful ang mga binitawang mga salita ni FPRRD sa kanyang press con kamakailan lang, ang ibig sabihin ay totoo ang Gestapo plot kung saan siya
si FPRRD ay mismong sinasangkot ng mga nag-incite to sedition. Tsaka meron talaga silang hawak na pulboronic video na ayaw naman nilang ilabas dahil naghihintay pa sila sa tamang oras o timing para gamitin ito para sa pagpapatalsik kay PBBM sa pwesto at palitan siya agad ni BP Inday para maging FPGMA version 2.0 si Inday at maging presidente ng Pilipinas for 11 years. Ganun ba? Sandali, pansin ko lang bakit ang hihilig ng mga D-digit sa number 11. O ngayon, ituloy natin yung sinasabi dito nitong si Attorney Trixie Cruz Angeles about the timing. So no, he did not say that doesn't exist. Alam kong hindi walang ganyan. He said, kasi kung may ganyan, eh dapat nilabas na. Which is why nagla-live tayo ngayon. Nagpresenta tayo ng teorya kung bakit hindi yan dumalabas aside from the fact. Diba? Ang reason kaya siya nagla-live, nagpipresenta siya ng teorya kaya hindi yan lumalabas. Di ibig sabihin, Attorney Trixie Cruz Angeles, ikaw mismo naniniwala na merong pulboronic video? Kasi pinaniniwalaan mo eh, na kaya hindi lumalabas, eh dahil ito yung mga ganitong pagkakataon. Yan ang theory mo. Tuloy natin ha, yung timing, about the timing. That it, aside from the theory, that it does not exist. Okay, so ang theory ni FPRRD is it doesn't exist kasi kung sakali dapat lumabas na yan. Ang theory natin is whether or not it exists, hindi yan pwedeng ilabas kasi wala sa timing. Anong ibig sabihin mo dyan, Trixie Cruz Angeles? Ano ang ibig sabihin mo sa binanggit mo na yan? Ang theory natin, including you ha, hindi mo sinabing ang theory nila. Sinabi mo, ang theory natin, kasama ka doon. Hindi inilalabas yan. Di ibig sabihin, naniniwala kang mayroong pulboronic video? Oh, bakit hindi nilalabas? Wala raw sa timing. Ano yung timing na sinasabi mo? May kaugnayan ba ito dito sa sapantahan ni TPL3? Ulitin ko lamang yung sinabi ni TPL3. Sabi niya rito, naghihintay pa sila sa tamang oras o timing para gamitin ito para sa pagpapatalsik kay PBBM sa pwesto at palitan siya agad ni BP Inday para maging FPGMA version 2.0 si Inday at maging presidente ng Pilipinas for 11 years. Nagtatanong si TPL3, ganun ba yon, Attorney Trixie? Kaya sa iyo, ikaw mismo naniniwala kang may pulboronic video at ayong sa inyong theory, hindi pa natatiming sa panahon ngayon na ilabas iyan? Anak ka ng teteng. Tuloy natin ang sinasabi niya rito. Wala sa timing because kung inahabol natin ang possible succession or we need to protect the successor, it has to be done at a time when that successor, if having proven that the current occupant of the position is incapable. Diba? Ang galing ano? Ang galing! Ang tinutukoy niyang successor, si Sara Duterte. Kailangan bago ilabas, kailangan mapaniwala na yung papalitan ni Sara Duterte is incapable to hold public office na. O sa kanila ilalabas. Ano, para sira-sira na, tuloy-tuloy na. Anak ka ng teteng, wala kang utang na loob, Attorney Trixie Cruz Angeles, binigyan ka ng pagkakataong manungkulan bilang Secretary of Communication sa loob ng ilang buwan. Pero here you come now. Anak ng teteng na yan. Palibasa mga ampalaya kayo. Sa bagay, ito naman si Trixie Cruz Angeles, mga tol. Hindi naman talaga ito makamarcos. Nagtataka nga ako eh. Alam niyo, sinubaybayan ko ang programa nito from time to time. Kasi abogado eh. Mahilig ako makinig sa mga matututo ako eh. At maraming pagkakataon prior to the filing of Certificate of Candidacy of our beloved President Bongbong Marcos. Anti-Marcos ito. Sinusulong talaga nila si Sara. Pero nung lumakas si Pangulong Bongbong Marcos, pumambyo ito dahan-dahan. Naiiba na yung naratibo niya sa mga Marcos to the extent na sinabi niya, ang tao capable of change. Hanggang sa naging supporter na siya ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero may kapalit pala, posisyon sa PCO. At nang mawala sa PCO, ito na, naging rabid critics na
ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Of continuing in office, then the GMA formula can kick in. Okay? Grabe, no? Theory mo yan, attorney, para kang hindi abugada. Anak ng teteng, nag-aral ka pa sa Estados Unidos. Tapos ngayon, yung gusto ninyong mangyari, ang tsuri ninyo, ha? Hindi nila tsuri nila, eh. Hindi mo ginamit yung salitang nila, eh. Tsuri natin. Wala sa timing ilabas ang video na yan kasi hindi pa napapanahon. Kailangan ma-approve muna natin na incapable ang Pangulo sa kanyang posisyon sa kasalukuyan para yung successor mailalagay sa maayos na sitwasyon. At papasok ngayon yung GMA formula. Anak ng teteng. Kaya pala binanggit ito ni TPL3. Perhaps napanood niya yung live streaming na yan. O, tuloy natin ang sinasabi dito ni Trixie. So, what you have isn't one sure answer and one theory. What you have are simply two theories. So, anyway, I hope na-establish natin kung ano ang gustong palabasin dito nitong si Trixie Cruz Angeles. First, naniniwala siya, although indirectly niyang sinasabi sa kanyang mga manunod na there is pulboron video. At ang paglalabas nito, kailangan i-timing nila para hindi maging masama sa harapan ng publiko yung constitutional successor, which is si Sara Duterte Carpio. After all, sa mga pahayag na yan ni Trixie Cruz Angeles, mapapatunayan natin na naghahangad sila talaga ng posisyon para dito kay Sara Duterte. Ipapasok nila yung kaparaanan na ginawa nitong si GMA kay dating Pangulong Estrada. Isang abogado ang nagsasalita. And I wonder kung bakit nasususpinde itong si Attorney Trixie. Perhaps dahil sa mga ganitong statement niya sa mga nakaraang mga pagkakataon. Kasi, di ba, sa ating pagkakaalam, nasuspindi ito si Attorney Trixie ng Supreme Court para sa kanyang exercise ng profession bilang abogado. Dahil siguro sa mga ganitong bias opinion. Ano? This is not a legal opinion, tandaan natin. Ang sinasabi nitong si Attorney Trixie Cruz Angeles ay opinion niya lamang base sa kanyang bias supporting ni Duterte. Maraming salamat sa inyo mga tol.